Hey guys, today nagkaroon na ako ng time ngayon para mag-discuss nung isa sa mga important matters when it comes to strategic financial management. So this topic is more on business organization and taxes. Actually, na-discuss na naman tayo natin to during our class. Kaya lang, ang gusto ko kasing ipakita sa inyo kung bakit nga ba talaga mahalaga yung implication ng business organization and taxes when it comes to deciding. So, paano ba tayo magde-decide kapag ang ano na natin is more on taxes? So, unang-una, alam naman natin na when we say taxes, it is our share to the government, and dun din natin mapapakita kung ito bang company nito is kumikita or hindi. Or ito bang company na to ay talagang nangangalaga para sa kapakanan ng government. Eh di ba alam naman natin na yung tax na ibinabayad ng mga businessman tayo as an employee and other professional, ito yung ginagamit natin as being part of yung tinatawag na pork barrel. Kasi ito yung parang hindi naman masasabing capital. Ito yung parang savings na pwedeng pagkunan ng government para ma-share niya rin sa community, sa tao rin. Kumbaga, siya lang yung parang mag-handle nung money na yon, or yung share natin, i-handle niya ng mas maayos para at least mapaunlad natin yung bansa. Kaya, yung implication ng taxes sa isang negosyo, kung maliit man ito ay malaki, ay napaka-importante. Okay, so pag-usapan muna natin yung maliliit na negosyo. So, ngayon kasi, during this pandemic, apektado talaga yung mga negosyo. Mostly, yung mga small, medium enterprise. So, yung mga maliliit na negosyo na makikita natin sa paligid natin, or yung mga, for example, yung mga nagtitinda ng kwek-kwek, ganyan. So, sila kasi, sila yung tinatawag na sole proprietorship. Maliit yung negosyo, pero actually, May mga times talaga na yung mga maliliit na negosyo na yun ay nagbabayad din ng taxes. So, it depends kasi. So, tayo ngayon as an individual or being part of the society, dapat alam natin yung karapatan natin, and alam din natin yung guidelines or yung rules na dapat nating sundin when it comes to government matters, lalo na when we are talking about taxes. Okay. 'Di ba, maliliit yung negosyo. So, kung maliliit yung negosyo, probably wala naman siyang tax, 'di ba? Pero actually, dapat kailangan alam ng government. So, ibig sabihin, when you start to build a business, pinapalagay kasi ng BIR, pinapalagay ng BIR na you are willing to share something from the government. Hindi ka naman magbi-business kung hindi ka kikita, 'di ba? Kaya nga, nag-implement si BIR na kung ang kita mo ay hindi naman umabot ng 250,000, no need ka naman talaga magbayad ng tax. Kasi para rin siyang empleyado, di ba? So, being a sole proprietor, a partnership, and being an employee is almost the same. Kasi ang pinaka minimum basis natin is if you are earning 250,000 or less, then you need not to pay any taxes. Kaya lang, ang ano natin dito, ang rules kasi ng government is, ipaalam mo naman nagne-negosyo ka. So, ibig sabihin, kay magbabayad ka ba ng tax or hindi, during this time, kailangan mag-register ka. So, that's one of the policy of the government na dapat sinusundan natin. Okay? So, another thing is, dapat alam nyo na, for example, ang negosyo naman ay partnership. So, di ba, na-i-discuss ko na yan sa inyo, when we say partnership, they are having a certain kind of income wherein at the end of the year, it should be divided among them. For example, tatlo sila, so it should be divided among them equally or based on the proportionate share na pinag-usapan nila or nandun sa listahan kung ilan bang shares si Pedro, si Juan, or si Tecla, yan. So, tigi-ilan ba silang share? And then, yung particular share na yun should be recorded and it should be put in your 1701
dapat kasi naka-record. So, ire-record mo yan para at least alam ng government if ito bang tao na to ay kumita or hindi. So, nakadepende kasi yan eh. So, kung purely business yan, so, magpo-pull tayo sa tinatawag na ano, na withholding tax table. Diba? Kasi partnership eh. So, kung withholding tax table yan, ang next question dyan is, kumita ka ba ng more than 250,000? If yes, then you should follow kung ano yung nakalagay doon sa withholding tax table. So, magbabayad ka talaga ng tax. So, yan ay naka-implement sa bawat isa. Since it is a partnership, so may kanya-kanya kayong pulisiya na dapat kayong mag-submit ng paper nyo na ito yung kita ko for that particular year. And minsan nga, pag ang business talaga ay tuloy-tuloy, whether you are an employee, by means of paying the monthly withholding tax by your employer, but if you are a businessman for a sole proprietorship or partnership, you are going to pay at least every quarter. So yun, dapat nagbabayad kayo ng tax. Ano ba yung implication ng tax kapag hindi kayo nag-submit sa BIR? Okay, unang-una, ang burden natin is, bababa ang economy ng bansa. Kasi nakakapagbenta, oh, nakikita nila na marami naman benta. Marami naman, parang marami naman pera yung tao. Pero bakit ganun? Walang share ang government. So yun, kaya, so para hindi ka ma-accuse na tax evader, dapat talaga, nagsasubmit ka ng document sa BIR. So even though you are earning or not, you need to submit. Para yan yung mga online seller ngayon, you need to submit. So, kumita ka man o hindi, kikita ba ako sa susunod na taon? And that's the rule. Kailangan mong sundin ng gobyerno. Kasi kung hindi, mahihirapan ang government na makaumos. Lalo na ngayong pandemic, tumulong tayo. So, that is why strategic management telling you na ito yung magiging implication ng tax if ever na hindi sumusunod yung mga businessman. So, what more ba? Kabat ka ba nag-business? Diba, unang-una is para kumita. Pangalawa is, kahit naman noong unang panahon, diba, kahit naman sa Bible eh. Diba, pangalawa is, mag-share ka. Kasi itong sharing na to na tinatawag, it is not for their own benefit. This pork barrel is being given to the government para rin maitulong, mapanggawa ng daan, makapagpagawa tayo ng tinatawag na yung sa education natin. Gaya ngayon, di ba, libre kayo sa tuition fee. So, yun. So, part yun. Hindi naman makakakilos ang government kung wala siyang pera. So, that pera is yun yung tax na binabayad na natin sa kanila. Okay, next. Next is pag-usapan naman natin kung ano yung implication ng tax pagdating sa corporation. Okay, sa corporation kasi, di ba, lagi naman natin yan sinasabi kahit during dun sa ibang nating subject na when you say corporation, you are required to pay at least 30% of your earnings. So, pagdating dun sa computation ng operating income at after getting all the costs and all the expenses, kung ano man yung matitira, 30% nun dapat nakalaan kay government. Okay? So, that is why naka-ready na agad na dapat ito ang naibabayad ng company. Kaya lang minsan nadadaya ang company, di ba? Kasi sabi nila, ang laki-laki naman ang binabayaran natin tax. So, parang lugi naman tayo niyan. Bakit ganun? Nagpakahirap tayo tapos nagbabayad tayo ng tax. So, may isang palusot dyan. Actually, hindi naman to palusot kasi ginagamit talaga ito ng company. So, sabi nila, since we are just starting, parang ang hirap naman kung lahat ng kita ko ay ibabayad ko na tax. Okay? So, ang gagawin ko ganito, paano ko ba mapapalaki ang aking expenses na hindi naman ako nandadaya ng tao? So, anong gagawin ko? So, you are using now yung tinatawag natin deeper, yung tinatawag natin na depreciation. So, yung MACRS depreciation na tinatawag, yung Modified Accelerated Cost Recovery System. Ibig sabihin ng cost recovery system, ma-recover man lang natin lahat ng gastos natin bago tayo magbayad ng sangkatutak ng tax. And with that,
ang gagamitin natin is yung tinatawag nating we need to depreciate agad-agad yung ating mga asset or yung ating mga tangible asset or yung tinatawag na equipment, machineries, buildings, etc. So ibig sabihin, lalakihan agad natin yung pagkuha ng expense nila para at least mapalaki yung gastos. And because napalaki yung gastos, mababawasan yung ating pagbabayad ng tax. At least marerecover natin, kikita muna tayo, mapapaikot natin yung pera. That's the essence of with this strategic management with regards to the depreciation, with regards to the cost using depreciation. So, na-discuss ko na naman yan during our ano, kaya lang, dapat huwag nyo kalimutan na isa ito sa technique. So, from the technique that we have, from the start, from the day one, from the strategic management one, and up to this module, so dapat alamin nyo na this simple depreciation, computation of depreciation pala, can modify what amount of money or what amount of tax will I give to the government. So, ito pala ay hindi naman daya, kaya lang, binibilisan ko muna yung proseso kasi nag-start pa lang ako ng business. So, ang policy ko is, mapaliit ko muna yung tax na binabayaran ko, saka na lang uli, saka na lang ako babawi pagdating ng ganung panahon. Okay, so, just the way it is, as far as we already discussed this one, when we are computing the MACRS depreciation, at first, for the first five years up to 7 years, we are going to use yung tinatawag na 200 degree or yung tinatawag na double declining method, kaya nga tinawag na 200 degrees or 200%. So, paano natin siya kinocompute? Alam niyo na naman yun, di ba? Napakasimple lang naman. First thing is, you need to get the 100% and then you divide it by the number of years. For example, pag samasamahin nyo lahat ng asset na ang life niya is 7 years or 10 years, or pag samasamahin nyo lahat ng asset na ang life niya is 20 years, and then you divide and then you multiply it by 2. Kaya 2 kasi means 200%. So, para at least mag-leap agad siya, tumaas, mag-increase agad siya ng depreciation expense. With that, mapapalaki natin yung expenses natin. Siyempre, kung napalaki yung expense, liliit yung kita. So, ibig sabihin, kung lumiit yung kita, maliit din yung computation ng tax. So, ganun lang siya. And then, afterwards, by using the table itself, kung paano siya kinompute, after 7 years, kung meron mang matitirang remaining years, you will divide it into straight line method na. For example, so 20 years minus 7, so 13 years na lang. So whatever amount it is, kung magkano yung natira, for example, ang natira na lang is 200,000, so you divide it by 13 years. So kung ano man yung matitira na remaining years, will be used naman as your depreciation using straight line method. So pagdating ng ganun taon kasi, at least nakabawi ka na, kumikita ka na eh. Nabawi mo na yung pag-use ng operation mo eh. So, napaliit mo yung pag-utang mo kasi nga, dahil hindi naman ganun kalaki yung binibayad mong tax. So, ibig sabihin, meron ka natitirang pera. So, ganun lang naman yung policy niya. So, kung lumiit ang tax, so, syempre, lumaki yung pera ko sa operation ng business. And dahil lumaki siya, marami akong mabibiling items para sa pininda ko. So, ganun lang naman yung strategic decision pagdating sa MACRS, depreciation na tinatawag. Okay. Next is yung tinatawag na deferred tax. So, parang ang hirap, di ba? Kasi parang new word, deferred tax. So, ano ba yung deferred tax? When you say deferred, dalawang ibig sabihin yan. It can be deferred asset or it can be deferred liability. Okay. Pasimplihin natin. When you heard the word deferred asset, ito yung tinatawag natin na prepaid asset or prepaid tax. So, pag sinabing prepaid, it is an asset. Ibig sabihin, napasobra yung pagbayad ko ng tax. Dahil sobra siya, ipinasok ko muna siya as part ng current asset. Kasi later naman, ibabayad ko siya paunti-unti. So, ang tawag doon is deferred tax or prepaid tax. Okay, paano nga ba nagkakaroon ng sobra? Kasi minsan ganito, nagbayad tayo ng quarterly from the first
quarter, second quarter, third quarter, and at the end of the quarter, hindi naman pala ganun kalaki yung babayaran natin tax. Parang sumobra. So, lahat ng sumobra, ang tawag doon ay preferred tax or deferred asset. Kuha, dali lang, di ba? Okay, next is yung tinatawag natin na deferred liability. So, from the liability, ibig sabihin utang siya. So, that's part of current liability. So, you heard the word accrued. So, yun din yun, accrued tax. Ibig sabihin, at the end of the year, kulang yung nasingil kong tax. So, may utang pa ako. So, hindi ko naman sinadya na kulang. Kaya lang, iniisip ko kasi na hindi ganun kalaki yung kikitain ko. Kaya lang, lumaki pala. So, kung lumaki ang kinita ko, syempre, lalaki rin yung tax ko. So, ganun lang naman, di ba? Yung meron lang siyang, meron lang mangyayari. Kung lumaki, so, yung isa, liliit. So, parang ganun. So, lumaki yung kita ko, so, we need to say, lalaki rin yung tax ko. Okay? So, ganun lang naman siya. So, again, when you heard the word deferred tax, it can be two. It can be an prepaid tax or part of asset or current asset, and the other one is it can be an accrued tax or yung tinatawag natin na deferred liability. So, madali lang, di ba? So, last topic about business organization is and taxes is yung tinatawag na dividend. So, ano ba yung dividend? Ito kasi yung yung part ng kita ng isang corporation. For example, di ba, you know naman, now, when you say corporation, the owner are the different stockholders. So, iba-iba sila. So, pwedeng yung CEO, may 50% share siya, kaya siya yung naging CEO ng isang company. Pero hindi ibig sabihin na siya yung may-ari ng company. Kaya nga sinabi yung corporation, ang owner nun is different entity. So, yung entity na yon sila yung mga tinatawag na stockholder. So, for example, si Jollibee, di ba? Hindi naman porque sinabing Jollibee, si Jollibee lang siya, siya lang yung may-ari. Actually, it can be someone, kunyari ako, bumili ako ng stocks na worth 1,000. So, pwede rin akong tawagin stockholders. So, syempre, hindi naman ako bibili ng isang stocks kung hindi ako kikita. So, yung kita na natatanggap ko yearly, ang tawag doon ay dividend. Kaya lang, dahil siya ay corporation, hindi mo siya pwedeng i-distribute lahat. For example, kumita siya ng 100 million, so, yung 100 million nakita niya after getting all the taxes, bayad na lahat. So, kita na lang yun. Hindi ko pwedeng i-distribute lahat yung 1 million kasi wala na akong gagamitin para sa operation. Okay? So, yung kukuha lang ako ng portion, ang tawag doon ay dividends. And these dividends should be fairly distributed among stockholders based syempre doon sa percentage na meron sila or based doon sa number of stocks na meron sila. Kasi yun yung pinagbabasihan. For example, 2,000 stocks. And you have one stock only. So, ibig sabihin, ang computation niya is 1 over 2,000 multiplied by kung magkano man yung dividends na isi-share ng company. So, ganun lang naman siya. So, this topic is very, very easy. So, I hope na naiintindihan niyo yung topic kasi pag dumating na tayo sa ibang portion na medyo mahirap, at least unti-unti, intindihin niyo lang siya. Actually, intindihin niyo siya talaga, hindi yung inintindi lang, then after ng subject natin, hindi niyo na siya naaalala. Kasi guys, these are different techniques na in reality, ginagamit talaga ng company. So tayo, as being a financial analyst in the future, hindi naman tayo papayag na wala tayong alam kasi magmumukha tayong tanga. Kasi minsan, paano kung tinanong ka out of this world, and then wala kang masasagot. So, ano pa yung graduate ka ng finance? So, di ba? So, malaki yung hatak natin na graduate tayo ng finance. So, ibig sabihin, marami tayong alam when it comes to business. Okay? So, again, this is module 4. So, I'm just hoping na marami kayong technique na natutunan dito sa subject na to. Bye-bye!